Hello, Kabakyard. Good evening. So, meron na akong i-share sa inyo. This is a very quick video. So, kung nakikita nyo dito, tinanggal ko na yung rubber. Yung rubber natin na stuck. Ito yun, di ba? So, wala na, Kabakyard, kung tignan nyo. So, kung mapapansin nyo, yung rubber natin is napakalambot. Yun, malambot siya. So, watch out kayo nito, Kabakyard, kasi may na-notice ako sa likuran. Tignan natin dito. Sobrang lambot niya. At saka, parang napudpud na din. So, namalayan ko, Kabakyard. Yun, o. Kita nyo? Gas-gas yung aking, anong tawag nito? Yung dito sa likod. Nakalimutan ko. So, ito yung kabakyard na gasgas dahil dumatama yung center stand natin. Yan, itong center stand. So, namalayan ko lang ito kabakyard. Bago lang. So, napansin ko pala na yung rubber na ito is wala na. Okay pa naman siya, but kung pipigain mo kabakyard, no? Napakalambot niya. So, kailangan natin palitan to. So, ang ginawa ko kabakyard, pumunta ako ng shop ng mga gulong. Yung iwan ko lang kung meron sa inyo yan, kabakyard, yung gumagawa ng mga bushing ng mga malalaking truck na ginagamit nila is mga gulong na luma na malalaki at saka ini-slice nila. So, papakita ko sa iyo ito yung nabili natin, kabakyard. Ayan. So, nabili ko lang ito for around 40 pesos. Napakatigas niya, kabakyard, na guma. Kasi ito isang, if I'm not wrong, isang itong gulong na in-slice lang at ginawang, makikita nyo, gulong talaga siya at ginawa lang itong pabilog. So, nabili ko to siya, ganito lang, diretso na. Meron silang binibenta. Ganito, may maliliit at saka, pumili lang ako or pwede din kayong magpagawa. Depende, iwan ko lang kung meron sa inyo sa Maynila or sa ibang lugar. But dito sa amin, sa Cagayan de Oro, meron ka backyard. So, bumili ako. Medyo malaki siya. Titignan natin. Yan, o. Nilakihan ko ka backyard para hindi talaga tutukod yung center spring sa likod. Yan. Medyo malaki siya ng half inch pala. So, yun. So, yun kabakyard. So, nabili ko lang ito around 40. Kung makikita nyo, meron itong metal dito sa loob. So, swak lang talaga siya. Ito yung galing dito kabakyard. So, actually, dalawa yan. 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 Yung ito, ilalagay natin dito sa loob. And then, of course, yung bolt, yung dalawang bolt na yan. Okay, so, yun yung naging problema kabakyard. So, masayad yung center spring. So, kung hindi nyo namamalayan, baka masira itong tawag nito. Itong area na part na to. Yung swing arm pala. Yan, o. Kita nyo? Kaskas kabakyard, o. Buti ang nagasgas is, anong tawag lang? Pintura lang sa una kasi namalayan ko kasi. So, yan, nagaskas talaga. So, yan. So, tignan niyo sa inyo. I-check nyo baka tumasayad na din. And then, palitan ninyo kabakyard. Or, dalawa lang gawin nyo. Palitan nyo or tanggalin nyo yung center spring. Center stand. I mean, kabakyard, yung center stand ito, tanggalin nyo. Kasi pag hindi, baka madamage yung swing arm ninyo. Mahal pa naman yun. So sa akin, mayroon akong nabili nito. So ito yung ilalagay ko dito, kabakyard. Itong bushing na to. So guma lang ito. Medyo matigas at I'm sure matibay ito, kabakyard. Iwan ko lang kung mayroon nabibiling ganito. Hindi na ako naghanap, kabakyard. Naghanap talaga ako ng bushing alternative. So yan. So, nakabit ko muna kabakyard. Ayan kabakyard, nakabit ko na.
Yan o. So, DIY lang gawa kaya, di ba? Hindi ka na, mura lang, 40 pesos, pero I'm sure matibay ito kasi hindi siya malambot. Malambot siya, but hindi siya gano'ng kalambot kawakyad, kagaya ng stock na to, mga soup, parang wala, ang lambot niya talaga. Dahil siguro dahil sa sobrang init ng sa ilalim ng engine, hindi niya nakayanan bumigay. So ito yung bolt kawakyad, so gagamitin nyo lang ng bolt na socket is number 10. Yan, G's. So yan, G's lang. Yan. Okay, so nakabit na natin kawakyard. Sakto lang din siya sa lalagyan. Itong dalawang parang swing arm niya. Tama lang talaga siya. Oh. Okay, so ganun lang, yun lang kawakyard. So hopefully, tignan nyo sa inyo para malaman nyo kung okay pa ba or hindi. So ayun siya kabakyad o, sa ilalim. Iwan ko lang kung kita nyo. Ayan. So ngayon, kung titignan nyo, malayo ng agwat kabakyad, siguro hindi na yun tatama. So pininturahan ko kabakyad ng black para malalaman ko kung tumatama pa din yung area na yun. Ayan. So yan o, yun yung kinabit natin. Medyo malaki ng konti, mga siguro mga 1/4 inch or 1/2. So yan, so all good na tayo. So yan, so pagmamasdan ko lang or check ko lang palagi kung sumasahid ba or hindi kabakyan, but so far okay na yun. Alright, so thank you and see you in the next video.